Magandang umaga, Nikki, at lahat ng inyong mga tagapanood at tumusubaybay. So, bali, ito pong KMP, ang proposal niyo po ay magtayo tayo ng mga storage, cold storage facilities para po yung onion farmers pwedeng lang i-access na for free itong mga to, no? Paano po ba, saan po ba natin dapat ilagay itong mga cold storage facilities na to? Saan po ba sila kukunin? Mahalaga yung pagdaragdag ng cold storage facilities, Nikki, Mike. Dahil unang-una, mapapaliit natin yung post-harvest losses. Matitiyak natin yung sulit naman presyo sa ating mga nagtatanim ng sibuyas, lalo na dito sa amin sa Lucia. Isa pa ay seasonal kasi ang pagtatanim ng sibuyas. So, all year round, kailangan may sulit tayo. So, mahalaga yung cold storage facilities. Meron tayong kasalukuyan na 68 na cold storage facilities sa bansa. May 27 dito sa Metro Manila, may 10 dito sa Siha. May ang ating Bisaya sa Cavite. So kailangan pang madagdagan. At siyempre, kung mapapataas pa natin yung average yield per hectare, 11 tons, 12 tons agad, at yung 18,000 hectares planted to or harvested natin for onion, mapataas natin yung 18,000 sa 23,000. Kaya, no? Ano na, magiging higit sa bastante na tayo. Sabihin, maabot yung self-sufficiency level at meron pa tayong pwedeng maging. So, mahalaga ang cold storage facilities. Mm-hmm. Meron kami pinopropose sa scheme, Nikki, Mike, yung bang parang subsidized store now, sell later scheme. Ibig sabihin, halimbawa, national government, provincial government, halimbawa dito sa Nueva Ecija, sasabihin sa ating sibuyas. O yung po inaanin niyong sibuyas sa ating mga magkasaka dito sa Nueva Ecija, pwede po niyong ipasok muna sa ating cold storage facilities habang mababa ang presyo. Pag mataas na presyo, gusto niyo na presyo, talabas ng storage facilities, pwede niyo nang ibenta. Pwede magpaluwal ang national government o local government unit ng panggastos naman no, ng ating mga sibuyas habang hinihintay nila makatuloy ng presyo, yung presyo ng produkto. Kapain tali yung sibuyas po pag nire-rent, kumbaga, nilalagay po sa cold storage, hindi naman po na-apektuhan yung quality? Hindi naman na nikilalo na kung tamang-tama yung panahon ng pag-aani ng sibuyas. Tatagal yung shelf life niya. Yung sibuyas natin talaga for storage facility. Eh siyempre, bukod sabi ko nga, mapapaliit natin yung service losses at mahihintay sa tamang presyo naman ng ating magsibuyas yung presyo nila. Hindi yung dahil punong-puno, ngayon pa lang, tsak na contracted na yung mga cold storage facilities. Kahit yung magsisibuyas natin, gusto magpasok, nasabihin ng may-ari ng cold storage facility. Eh, sarado na, wala na po. Wala na pong espasyo. So, nauubliga at napipilitan yung ating magsisibuyas na maibenta sa mababang presyo. Farm gate, yung kanilang sibuyas. Ang rule of thumb kasi dyan, Nikki, pag halimbawa ang, hindi natin, 50 pesos per kilo ang farm gate price, dapat ang presyo niyan ay nasa 87.50 lang. Eh. May kita na retailer. Kung 40 pesos naman, di 70 pesos sa retail price, may kita na retailer. Kung 60 pesos naman ang farm gate price, o di 105 pesos ang retail price, may kita na po ang retailers. Hindi naman katulad ngayon, napakataas nga yung itakda ng gobyerno ng 250 na suggested retail price. Eh. May pudar naman po ang gobyerno para talaga makontrol yung pagtaas ng presyo ng sibuya. Totoong walang puder. Kapaeng, kanina po nabanggit nyo na meron na naman po tayong mga cold storage facilities sa ngayon para po dito sa mga produkto na to, pati po sa sibuyas. Saan po ba dapat ilagay kung magdadagdag tayo? Siyempre, kung halimbawa ang national government, DA ba yan, Department of Agriculture, o local government unit, halimbawa, provincial government, ng Nueva Ecija, kung kulang pa, tingin ko nga, kulang pa yung cold storage facilities sa Nueva Ecija, yung 10 ng cold storage facilities, madadagdagan pa yan at may preference dapat sa ating mga maliliit na magkisibuyas. Ang ibig kong sabihin ni Kay, limbawa, yung magkisibuyas natin, magpapasok ng cold storage facility ng 200 bags, red bags.
sasabihin naman nung magsisibuyas natin, eh, kailangan ko po pang gastos eh. Sasabihin ng local government, o maglalaan kami ng pagpapaluwal dyan. Yung halaga nung 100 red bags mo, limbawa ang presyo ngayon ay mababa, 40 pesos, gawin natin 50 o 60 pesos per kilo, o ipapaluwal muna namin yung halaga nung 100 red bags mo. Okay? Pagka gusto mo na yung presyo sa labas ng cold storage, o di ibenta mo, ibabalik mo lang yung pinaluwal ng gobyerno. So ibig sabihin, hindi mapagsasamantalahan yung ating mga magsisibuyas, makakatikim sila ng sulit na presyo, at yun nga, mapapaliit natin yung nasasayang na sibuyas. Kasi lalo na pag inaabutan na ng pag-uulan, yung pag-aani. Yeah. Kung nakaligtas man yan, yung pamumula sa magandang panahon, nakaligtas ka sa onion armyworm, yung arabas, o mataas ang kanyang yield, o dapat naman makatwiran yung presyo sa farm gate o sa bodega. No? Pag ibinodega niya yung kanyang sibuyas. Mm-hmm. Kapain, bakit po umaabot ng 800 pesos per kilo po itong ano, mga white onions, tapos yung red naman po, minsan 550 to 600 na yung inaabot? Sino po bang, ano po bang nangyayari dito? Sino po bang nagdidikta ng mga presyo? Alam mo, Nate, tanong yan dapat naka-address sa gobyerno. May poder ang gobyerno, Nate, Mike, under Section 8 ng The Price Act of 1992. Pagka pwedeng i-recommenda ng implementing agency, naman, Department of Agriculture o Price Coordinating Council, Presidente, na magpatok, pagpairan muna mandated price ceiling. Kasi ang sibuyas, ano yan eh, prime commodity yan, no? Pwedeng magpairan ng mandated price ceiling, may kita retailers. So hindi naman katulad niyang 700, 800, o tataas pa. Aba, Niki, pag gaganyan ang presyo, no? Yung isang kilo ng sibuyas, katumbas na ng isang sakong palay. Ibig sabihin, may puder po ang gobyerno para talaga magpairal ng mandated price ceiling. Yung suggested retail price, ewan ko kung saan kinuhang batas yan, pero may puder po ang gobyerno. Hindi dapat pinababayaan yung ating mamamayan, yung ating maliliit na mga consumers, no, na ganyan dumadamba ang presyo. At dapat may inventaryo. Hindi po pwedeng yung locally procured, yung imported, basta nasa bodega, at yung merong sibuyas, ang meron ng parang nasa sa kanya na, ang discretion kung kailan niya ilalabas yung kanyang sibuyas. Hindi po dapat ganyan ang dapat na nangyayari. At dapat merong mahigpit na regulasyon dyan ang gobyerno. No? Pag naabot natin ang self-sufficiency, meron pa tayong reserve, walang dahilan na lo para ganyan tumaas ang presyo ng sibuyas sa ating lokal na merkado. Kaya po nating i-attain, kamtin yung sariling kasapatan natin sa ating pangangailangan sa sibuyas. Yan na may mapula, yung yellow na white, kung tawagin nila. Native, yung salot, native onion natin. Kaya natin, kasi 18,000 lang yung hektarya ng lupang tinataniman. Mapaakyat natin sa 20,000 hectares o 23,000 hectares. Mapataas natin yung average yield per hectare from 11 tons to 12 tons to 15 tons. Wala nang nakikitang problema para hindi maabot natin. So gobyerno lang ang kailangan umaksyon direkta doon sa production side. Kasi kailangan tulungan natin yung magsisibuyas natin sa presyo ng abono, fertilizer, sa presyo ng fuel, at siyempre yung garantisadong farm gate prices naman na sulit sa atin pa sa ating mga magsisibuyas. Eh, Kapaeng, since nabanggit niyo po yung gobyerno, no, kayo po ba mismo ay lumapit na sa DA? Nakausap niyo po ba si Deputy Spokesperson Rex Esto Perez? Hindi pa. Alam mo, meron akong nahinga ng numero nila ni Rex Esto Perez, ni Undersecretary din Panginiman, pero hindi naman sumasagot. Sabi ko, kailangan mapag-usapan ito. Hindi lang yan sa sibuyas. Ito pa nating pananim. Palay, mais, mga gulay. Walang dahilan para hindi tayo mag-health visit. Alam nyo, Nikki, meron tayong apat na domestic laws na undeclared state policy is to promote food self-sufficiency. Pero hindi yan ang sinusunod eh. Mas import liberalization policy talaga eh. Ano? Kaya kung tutusin, hindi talaga pinapatupad yung ating self-sufficiency policy. Na meron naman na tayong domestic law dyan, no? Irrigation Services Act,
yung APMALO, yung Organic Agriculture Act, yung Magna Carta for Small Farmers. So lahat yan, pag binasa natin ang section ng Declaration of Policy, ang linaw-linaw po ang declared state policy is to promote food self-sufficiency. Mm-hmm. And Kapaig, bakit po kaya tuloy-tuloy lang yung pagtaas ng presyo ng mga sibuyas? Eh, sabi nyo nga po, harvesting season naman itong December. Bakit po ba ganito yung nangyayari? Tapos ano po bang meron sa sibuyas at nangyayari ito sa sibuyas? Alam mo, Nikki, kasi kahit kung bakit kailangan ng intervention ng gobyerno, tulong ng gobyerno, isa na nga yung sa pagtatayo ng karagdagang cold storage facility. Malaki kasi ang puhunan. Karamihan sa nagtatanim ng sibuyas may financiers. May nagpipinansya. Sila din ang nagbibigay ng abono. Hindi nagbibigay, ha? Siyempre, kasama sa gastos yun. Po-provide ng fertilizers, no? At siyempre, yung iba pang mga gastusin upang tanim sa sibuyas, yung talent preparation, ganyan, no? Eh kasi sa sibuyas, yung pagtatanim niyan, 300, isang mananim, 300 pesos per day. Pag nag-aani ka na ng sibuyas, 30 pesos per red bag, eh. Ganyan ang upahan niyan, eh. Ngayon, unang-una, pag nasira ang pula mo, Nikki, yung isang lata niyan, 2,480, no? Kailangan mo ang siguro mga 12 tons per hectare. No? O, doon pa lang, ang laki na ng puhunan kasi 2,480. Pag nasira yung punla mo, kailangan ka mamunla ulit. Yan. And laki ng puhunan eh. Kasi sa computation ko nga initially, eh, umaamot ang minimum 125,000 to 150,000 ang puhunan mo eh. So malaki talaga ang puhunan dyan. Kaya ganyan kung bakit hanggang ngayon sinasabi 18,000 hectares pa lang din planted to or the devoted to onion production natin, 35,000 yung ating mga onion farmers, hindi na dadagdagan kasi malaki nga ang gastos. Alam mo, pag pumalya ka na sa punla, no, seedlings mo, maganda yung sibuyas mo, aanihin mo lang, pinasok pa ng onion armyworm, yung arabas, wala, tutok mo ulo mo, yung noo mo, no, dahil nakabaong ka sa financiers eh. Ang financiers din naman, kadalas ang trader, then source na rin din nagtatakda ng presyo. Ganyan. Alam mo bang yung nakaraang anihan ng sibuyas dito sa lugar namin sa bayan ng Quezon at bayan ng Aliaga ay 30 pesos lang per kilo. Mm. Kung 30 pesos per kilo, dapat hindi natataas dapat ka 52 pesos and 20 centavos. Ang retail price, may kita na retailers. Ganyan po ang ginagamit ko yung formula na your rule of thumb sa palay. Na yung po halimbawa 40 pesos ang presyo ng onion ng sibuyas po sa farm gate sa bukid multiply by 70% dapat 70 pesos lang ang presyo sa merkado natin retail price, may kita na po ang retailers doon, hindi naman katulad niya 250 aba eh di layo pa rin, no? Suggested retail price, so kaya po ganyan eh namamayag pag yung malalaking traders, yung malalaking importers, hindi ko na sinasama pa, pero isama yung mga smugglers sa presyo ngayon ng sibuyas. Talagang para bang waring, hindi mo pa hinihiwa yung sibuyas, maiiyak ka na sa presyo. Oo nga po eh. panghuli na po Kapaing, saan nyo po nakikitang papunta ang presyo ng mga sibuyas ngayong 2023? Mataas pa po ba yan? Pag pumasok itong lakan ng pag-aani natin, ang sabihin natin Pebrero, Marto. Medyo ano yan. Ang gagawin ng mga traders, importers, pwedeng bago dumating yung pag-aani, lalabas nila yung kanilang imported or local goods. Yung mga nabili na. Then bibili sila ngayon ng mas pwede nilang pababain ngayon artificially yung presyo ng sibuyas sa merkado. Pwedeng sabihin artificially sa maikling panahon, pwede makikinabang ang consumers natin. Pero gagawin nun, pabababain habang kaya nila itulak pababa yung presyo sa farm gate. Then pag nakuha na nila yung sibuyas ng ating mga local onion growers, ay pasok na sa nila sa kanilang bodega, ayan, aakyat na naman po ang presyo. Kaya ito nakakita natin eh. Ayokong tawaging malaking kainutilan ng gobyerno, no, Nikki? May poder siya, may kapangyarihan siya. No, under the Price Act of 1992, no, pero hindi nga ginagamit eh. Tapos yun nga sabi ko, magdagdag ka ng cold storage facilities, ang may preference diyan yung ating maliliit na magsisibuyas, maglalaam ka ng
pondo para sa pagpapaluwal sa kanila, para sa pangailangan nila, habang hindi pa nabibili sa mga tarungan o tulik na presyo yung kanilang sibuyas. Pagka ganun, Nikki, walang mapagsasamantalahang magsisibuyas natin eh. Ibig sabihin, merong yung pwedeng significanting volume ng ating locally produced na sibuyas, pwedeng may malaking panahon mapapasa kamay ng ating magsisibuyas at natutulungan ng gobyerno natin na nandun sa loob ng mga cold storage facilities. Eh ngayon, pag private cold storage facility, humingi ka ng espasyo, Nikki, wala na, puno na yan. Puno na ng locally procured noon at imported onions. Kaya yung ating magsasaka, nauubligin na yung tanggapin na yung hindi makataro ng presyo ng sibuyas sa farm gate. O kaya naman ay kung abutan pa ng pag-ulan kasi dahil sa climate change, okay, pwede may pang, panahon pa po na ano, dapat i-consider. Mm-hmm. Yun, maraming salamat po sa oras nyo, Kapa Eng. Stay safe. Maraming salamat, Nikki at Mike. At maraming salamat sa inyong programa. Mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay ang mga magkasakang Pilipino at sabayan ng Pilipino.